Aww. Para mas, kumbaga, mas malaki yung chance. Hello, Good Looking Soy! My name is RC and welcome to my YouTube channel. For today's episode, pag-uusapan natin all about credit card fees and charges. 16! Yes, 16 fees and charges na dapat mong malaman kapag meron ka ng credit card. Ang next fee na pag-uusapan natin connected dito sa parang payment facility ng isang credit card company. Aside sa cash payment kasi or online payment, other option is we can pay yung ating credit card transactions through check payment. Normally, check payment ginagamit yun pag sa businesses kasi mas malaking transactions natin kapag business transactions, di ba? So, like ako personally, when we pay yung credit card kasi if nag-online, we instead of paying cash, we pay through check. Pag check payment, kailangan careful lang tayo. Ensure na may laman yung account niyo kasi aside doon, sa magkaka-record ka na nga na tumagubing check mo, yun nga, bibil ka pa ng parang return check fee, I think amounting to 1,200 to 1,500 yun, depende yan sa credit card company. Iba-iba kasi yung billing normally ng credit cards, but yun yung common na bracket niya. Between 1,250 to 1,500, in case yung inisyo mong check for paying yung card, walang laman. Okay, so that's your third check fee. Aside dyan, di ba, ang other option kasi where you can pay yung payment, wherein you can pay yung, sorry, nabubulong yung mga kawampangan, wherein you can pay yung balance mo sa credit card, pwede mo kasi siyang parang ipa-auto debit arrangement sa inyong savings account. For example, I have BDO account, savings account, pwede kong i-enroll yung credit card ko na whatever yung balance ng credit card ko, automatic i-deduct na lang siya sa savings account ko. Okay kasi yan kapag especially if busy ka, tsaka ayaw mo na i-monitor yung mga, yun nga, yung due date mo kasi nga, depende kasi sa tao yan kung busy ka talaga, at least worry-free ka na sa mga penalties. However, kapag nakalimutan mo naman na wala palang laman yung inyong savings account doon sa due date ng inyong credit card, ang next fee na mag-bill sa'yo, yan yung ADA fee or auto debit arrangement fee. Kumbaga, yun nga, nag-request ka ng arrangement sa bank, diba, na i-less whatever yung balance mo sa inyong savings account, and yet wala naman pala siyang laman, si system automatic bill ka niya ng auto debit arrangement fee. Na same with return ADA or return check fee, and dami fees, return check fee, na 1,250 to 1,500. Same yung amount normally ng fee ng ganyan. Kapag cheque, tumalbog, o kaya kapag yung savings account mo walang laman, then naka-auto-debit ka, same amount yung fee na i-bill sa'yo. Ang next naman, ito yung multiple transaction fee or fee na kapag nag-exceed ka dun sa pagbayad mo dun sa facility ng bank. For example, para mas clear, ako with East West Bank, pwede ka lang magbayad ng iyong credit card due sa credit card sa East West Bank mismo, tatlong beses lang sa isang cut-off. Kapag for example, usually kasi sa atin, may mga ibang tao ang practice nila, whatever yung balance ko, bayaran ko na siya agad para at least hindi ko magamit. Okay naman yun, para hindi mo siya magamit, kumbaga para mas makontrol mo expenses mo at maiwasan mo yung charges. However, kailangan nyo rin i-check yan sa credit card ninyo kung allowed ba na magbayad ng maraming beses. For example, yun nga, sa East West Bank credit card, pwede ba akong magbayad ng ilang beses sa East West branch? Sa East West Bank, sa kanila kasi dapat, whatever yung balance mo, pwede ka lang magbayad 3 times per cut-off. Pag nag-exceed ka doon sa pagbayad, magpunyari, nag-4th time ka or 5th time ka nagbayad sa East West over the counter, magkakaroon ka na ng multiple transaction fee. I think multiple transaction fee, kung di ako nagkakamali, that's 50 pesos. Yes, 50 pesos yun normally. Same with Citibank. Before, ito na-bill ako talaga dito kasi hindi ko rin siya talaga nabasa sa fees and charges ng credit card. May ganun pala. Depende sa credit card company. I think nagbayad ako, same din, pang-apat akong bayad sa BDO, sa pagbayad ko sa credit card account ko sa Citibank, yung pang-apat na payment ko sa within 30 days or isang cut-off, yung pang-apat na payment ko, nagkaroon ako ng fee ng 50 pesos din. I think ang term nila, that's transaction, over-the-counter transaction fee. Dapat pala, kapag magbabayad ka using BDO branch,
pagbayad mo sa credit card account mo with Citibank hanggang 3 beses lang sa isang cut-off din. Parang si East West, ganun sila. Although kanya-kanya silang term, pero yun nga, that's an add-on fee. Despite na gusto mo lang mabayad yung account mo on time at saka gusto mong mag-ipuan pang payment sa credit card mo bago pa mag-due date, may limit lang din yung pagbabayad. Of course, kasi that's parang ginagamit mo kasi yung service ng branch eh. So, expect mo na alam naman natin yan. Pag inabili mo yung isang service, expect mo may fee yan. Ganun naman talaga yung parang business or kalakaran. Pero yun nga, at least kung aware kayo na hanggang 3 beses lang pala, may iwasan ninyo yung multiple transaction fee for East West credit card or East West branch, diba, na transaction. Ang next fee na pag-uusapan naman natin aside dyan ay yung card replacement fee. Usually, ang card replacement fee, ang billing niya, that's 400 pesos. Kailan ba tayo nagkakaroon ng card ng replacement fee? Una, it din pala, Soy. For example, yung replacement fee, yung reason mo for replacing your credit card is nawala siya. Ikaw mismo yung nakawala, kailangan mo talagang bayaran yun. Kasi syempre, kumbaga negligence mo yun sa part mo, hindi mo dapat yung pinapawave. You have to pay whatever yung card replacement fee na nabibili sa card mo kung yung reason niyan is nawala mo yung card or negligence mo. Kasi ang other naman reason bakit ka magkakaroon ng replacement fee, if nagpa-upgrade ka ng card, for example, from classic card, nagmamaasim ka na pa-convert ka to a platinum card, expect mo na mayroong 400 pesos conversion fee or replacement fee sa card. Of course, papalitan kasi yung magnet, yung physical card mo. That's a cost, di ba? Sa bank or sa credit card company. So you have to settle talaga yun. Hindi kailangan magbabayad ng replacement fee if yung reason for replacement is na-fraud yung card mo. Yung ganyan, dapat hindi yan. Yes, may instances kasi na ibibili ni system, pero dapat kapag na-bill ka ng replacement fee, ang reason is na-fraud yung account mo, may fraudulent transaction hindi mo naman ginawa, dapat yan, i-win-waive yan lang ba? Kasi unang-una, kumbaga 50-50 yan eh. Actually, hindi siya 50-50 kasi parang fault yun din ng bank. Kung in-ensure mo naman na secure yung account mo, di ba? Nasa iyong card and yet may transaction ka. For example, nandito ako sa Mandaluyong, may mga transaction ako somewhere in Pampango or sabihin na natin Zambales, di ba? Na hindi ko naman pinupuntahan talaga. Yung pag nabili, ibablock kasi yan ng credit card company. Pag binlock yan, kumbaga i-replace, automatic may replacement fee siya. Yung part na yun dapat, hindi mo siya babayaran kasi unang-una, wala ka namang fault. Nasa yung physical card mo, paano kung magkakaroon ng charges, di ba? So, yun, automatic dapat, i-reverse yun ang bank, you can request for reversal ng replacement fee. Hindi ka na pwede mag-request ng reversal, yun nga, kapag nagpa-upgrade tayo ng card, or kapag nagpa-change name, isa pa yan, for example, from single, then kinasal ka, then bigla kang magpapa-change ng card, from, yun nga, single to married, expect mo na meron ka replacement fee kasi nga, binabago mo yung credit card mo, kumbaga more on, request mo to eh, hindi naman to parang proactive ni credit card company. Anything na ni-request mo or negligence mo dun sa replacement ng card mo, you should pay yun. Hindi yun dapat i-waive ng credit card company. Again, yung mga iba na waive lang yan if valid client ka sa card. Valid client kung yun nga, may savings account ka sa kanila, sobrang laki na mga napapasok ng pera sa kanila, or siguro kung may connection ka din sa credit card company, baka pwede ma-consider yan na ipa-reverse naman talaga. Pero again, laging one-time accommodation lang. Huwag every maya na lang nagpapa-reverse, diba? Siyempre, hello, business pa rin dapat. Hindi po pwedeng every time na lang na may charge ka ipapa-reverse kasi again, dapat alam mo yung pinasok mo, kumbaga, pagdating sa credit card company. Okay? Aside sa replacement fee na pag-uusapan natin today, meron din tayong refund fee in connection doon sa payments, no? Di ba, yun nga, pwede kasing pag gusto mo lang bayaran lagi yung account mo, you settle on time or you settle more, tapos ang tendency, yung pagbabayad mo pa lang yun, hindi siya doon sa credit card mo. For example, you have two cards, bayad ka ng bayad doon sa MasterCard account mo, yung isang palang payment mo para, for example, sa Visa card mo na ibang credit card company. For example, MasterCard, BDO, Visa, East West, bayad ka ng bayad kay BDO ng MasterCard. Eh, yung isang payment pala is intended for your East West card, kailangan mo ituloy pa-transfer yun doon sa East West card mo kasi wala kang extra money. Pag pina-refund mo yan sa credit card company, automatic may refund fee yan. That's 1% or 100 pesos, whichever is higher. So, kahit na small amount lang siya still, di ba? You have to be careful kasi sa pagbabayad, yun na nga, ang intention man yan, but still yung bank kasi, meron siyang refund fee every time na magpapatransfer ko. Or, for example, kapag pwede mo kasing i-refund yan na yung overpayment mo doon sa account na yun kasi hindi siya for BDO eh, supposedly for East West card siya, i-refund nila yan sa iyong savings account
yung pag-process nung bank regarding dun sa request mo ngayon na worth mo naman, dapat ka lang talagang i-bill na refund fee. So para maiwasan na lang yan, extra careful ka na lang sa pagbabayad. Kumbaga dapat lagi kang aware kung ano yung balance mo, kung ano yung card number mo, kung ano yung dapat mong bayaran, especially kapag marami kang credit card. Ang next na pag-uusapan naman natin na fee, ito yung facility ng credit card na wag yung dapat i-avail kasi ito yung malaki talaga ang interest sa totoo lang. Hanggat maaari, hindi siya hanggat maaari, wag na wag yung i-avail talaga siya. As in, bakit? Ito yung cash advance transaction fee. Kasi ito yung facility ng credit card, for example, diba? Nakakatukso naman talaga. Imagine mo, newly approved card ka, papadalhan ka ng credit card, at the same time, PIN. Para kasi bigla nagkaroon ng ATM, nagkaroon ka ng pera na hindi mo pinagtrabahuhan. Sorry, huwag pa man, pinagtrabahuhan. So yun, parang nakakatukso siya. So kapag ginamit mo talaga yan, automatic meron ka ng transaction fee, cash advance transaction fee, that's 5%. Normally, 5% siya ng total amount na winidraw mo or 500, whichever is higher, di ba ang laki? Aside doon, meron ka na automatic finance charge. That's 3.5 simula nung lumabas yung pera sa inyong ATM, pagkuha mo ng pag-withdraw mo, hanggang mabayaran mo yung transaction mo dun sa due date niya, kung kailan mo siya totally nabayaran ng buo. Kukumpita niya ng 3.5 daily paglabas ng pera sa ATM hanggang mabayaran mo siya ng buo. And lastly, may instances kasi na di ba minsan, kunyari, kung kailangan talaga ng money tapos hindi nag-work yung credit card mo nung time na ginamit mo yung PIN or na-misplace mo yung cash advance PIN, and yet kailangan mo na talaga ng cash using yung credit card. Yung ibang mga cardholders kasi ginagawa nila, nag-over the counter sila, which is, hindi nila alam, aside dun sa normal na cash advance transaction fee, finance charge ng 3.5 na bibill sa'yo simula na nakuha yung pera, meron pa siyang additional na over the counter transaction fee na I think that's 500 also. So parang doble, tatlong fee para lang sa cash advance. Kaya I suggest talaga, so huwag na huwag yung i-avail ang cash advance transaction fee. Ito yung facility ng credit card na for me, no talaga siya, huwag na huwag, as in huwag, kasi ganun siya katindi talaga. So di ganun siya kalakas yung interest or tubo niya. Better avail na lang other facility or manghiram na lang kayo sa friends hanggat maaari, or wait na lang for your salary kung kailan ka magkakapera kesa matukso ka for cash advance, sobrang taas ng charge nito. Okay? Ang next na fee na pag-uusapan natin, ito yung statement of account retrieval fee. Ito yung parang pag-request tayo ng reprint ng yung statement of account. Kailan ba normally nagpapareprint ang statement of account? Actually, yung ibang tao kasi, mas prefer nila na yung statement, diba, despite na kailangan na paperless na ngayon, dahil nag-guide na si Mother Earth, diba, sa mga kung ano, nabas, kumbaga less na yung pagputol ng mga halaman, kaya ay sinasuggest nila talaga sa ngayon na mga statement is paperless, pero meron at meron pa rin tao na mas gusto nila printed. Kailan ba pumapasok yung soil retrieval fee? Ito yung kapag nagpa-reprint ka ng statement in case na misplace mo man yung inyong hard copy and nagpapa-retrieve ka ng statement like years ago, meron ka palang gustong ipa-verify if valid yung transaction or for whatever yung reason, meron kang kailangang malaman na transaction 2 or 3 years ago, meron siyang automatic soil retrieval fee. Ito, I think, sa video meron sila. That's 30 pesos kung hindi naman kakamali. Every statement, I'm not sure, I think every statement, meron siyang soil retrieval fee na 30 pesos. Kahit na ipinareprint pa yan, meron talaga siyang billing, hindi pwedeng i-waive yan. Ang kailangan lang dyan, kaya I suggest kung mag-credit card din kayo, you request for printed at the same time, online, may email na lang yung transaction ninyo or statement of account ninyo para mas madali nyo siyang mag-monitor. Or, ang offer nga ng bank pa yun, di ba? At least create an account mo sa online para you can check yung transaction mo. Aside doon sa sinasend sa inyo na monthly statement, at least, na-monitor mo whatever yung galaw ng credit card mo. So, yun, meron tayong soil retrieval fee with Banco de Oro, that's 30 pesos per statement. Ang next or last fee na pag-uusapan naman natin ngayon, ito yung fee for closed account fee. I think ang closed account fee, si East West Bank may closed account fee siya. Ito yung for example, you decided na i-cancel mo na yung credit card mo kasi whatever reason, kikakat mo na yung credit card account mo with East West Bank. Unfortunately, yung credit card, for example, nakapagbayad ka ng more than doon sa statement balance nyo. Kaya mga reverse na charges, na-approve yung reversal ng membership fee mo kasi kakancel mo na yung card, nabayaran mo siya.
Then since na-reverse siya, nagkaroon ka ng overpayment, yung overpayment na yun, either i-refund mo siya, baka meron pang refund fee, or kapag hindi mo naalala, nagkaroon ng adjustment, may overpayment ka pala sa bank na yun, every cut-off, ibibill ka nila ng close account fee, which is 200 pesos. So for example, yung membership fee mo, like 1,000, na-miss mo na siya, nag-move on ka na sa issues bank credit card mo, expect mo na every month since 2,000 yun, since 1,000 yun, every month, 5 times a month, ibibill ka nila ng close account fee, that's 200 per month, hanggang ma-zero balance ni East-West yung inyong over-limit or over-payment sa kanila. Yun, actually, pwede mo siyang i-refund, pero yun nga, kapag na-miss mo talaga, nakalimutan mo, nag-move on ka agad, so whatever yung transaction mo sa East-West, kinlose mo siya, ayaw mo ng any statement, hanggang makuha na lang ni East-West yung kanyang 1,000 overpayment mo, hanggang ma-zero out na lang i-switch yung kanyang yung credit card. Ang tawag dun sa billing na yun, which is 200 per month, that's close account fee, that's worth 200 pesos. So, yun lahat yung mga fees and charges natin sa credit card. Actually, yung mga fees and charges na to, kung tutuksan, pwede naman natin silang maiwasan, di ba? Like yung mga na-mention ko kanina, yung FC, finance charge and late charge, yung over, may mga ways para maiwasan talaga sila. Kung dumating man yung time na mabill ka talaga, you can always request for reversal sa bank. But then again, this is subject for approval. Again, may mga factors na kinoconsider like valid client ka ba nila? Yung bank ba nag-earn siya sa'yo? Of course, business pa rin naman at the end of the day. Tapos, like malaki ba yung savings account mo sa kanila? Malaki ba yung ipapasok mong money or transaction with them? Good relationship sa branch of account, yun, kumbaga, may mga factors na pwede nang i-consider para i-reverse yung charge mo aside sa finance charge, late charge, or annual membership fee. Other banks kasi talaga nag-reverse naman sila ng mga replacement fee. Yun nga, it's always case-to-case basis kung gano'ng kaka-valued client doon sa credit card company or credit card account mo. So, again, that's all yung mga fees natin. That's 16 fees for credit card account. Medyo mahaba siya kasi I think yun yung pinaka at least basic fee na dapat ninyo malaman kapag meron kayong existing credit card. Sa totoo lang, iba naman talaga ang may alam. At least, kumbaga, alam nyo na bago nyo pa yung maximize yung credit card account ninyo. Basta laging yung tandaan na dapat conscious or aware kayo sa inyong mga due date at saka sa yung billing at credit card account para at least maiwasan nyo itong mga any fees na ibibigay sa inyo na possible i-bill sa inyo ng credit card. That's it for today, Good Looking Soy. Pero bago tayo mag-end, please don't forget to subscribe to my YouTube account. Follow me on my Instagram account, that's yours_rc, and add me on Facebook, that's RC Flores. Don't forget ha, to click the bell button para at least updated kayo sa mga susunod pa nating video upload. Help me grow my YouTube account, please. Again, that's it for today. Pero bago tayo tuluyan magpaalam pala, let's do the PSO time, the shoutout time with yours truly, RC. And that PSO time starts now. Hello to Ate Ai sa Batanes, Camille and Jasmine sa Bulacan, and to all my college friends. Lalo na sina Army, Jason, Joanne, Jiban, and Jeremy na nababate. Hello sa inyo guys and see you soon. Maraming salamat. Sana natuwa kayo sa ating episode at sana may natutunan kayo regarding Credit Card 101, all about fees and charges. If you think yung friend ninyo makakatulong sa kanya itong episode na to, please don't forget to share naman sa inyong mga friends or kakilala yung episode ko today na Credit Card 101. Again, maraming salamat. Always remember, Soy, that one heart, one share, one like, one comment can change one life ng isang YouTuber, bagong YouTuber na tulad ko. Maraming salamat, Soy. Ingat parati. Thank you!